Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved co-preacher of our Jaime Samaniego. Tayo po muna mag-isip ang dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Opo, dakila mapagpala ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Amin, pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya sa pangunan dalangin ng taong nilangisan. Amin, minamahal, ginagaral, Pastor Evangelista, William Meda, and the Papa of God. Minsan pa kami nagpupunan kapasalamat sa bawat yugto na aming panalagawin, pinagpalat nilang isan, sa iyong patuloy ng pagkiro sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa amin sa tutuin ng O Diyos. Subalit bago po yan, misa pa kami buong pagsasumama, buong pagpapakumbaba, imin ng kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamit, kukulang, pagsalansan sa mga kalooban, patawang bawa sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, dalawang espiritual na pala, simpleng kabanaan na maintindihan ang aming niibig ng mga baguhan, mga bisita matatihan, mga sa aming beloved webcast viewers, o aming samot panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang na kaaway, damang sa pindas at dalawang na belief, cast out from them and bind the power of darkness on all of this, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal Pastor Kristo at unang tigit sa lahat na kung ano nagpapabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdarapagsamba sa ating pinakamamahal Pastor Kristo na pinagbubukulan ng mga pagkapala. And I give the full honor and respect to our dearly beloved honorable Pastor Evangelist Will and Medot and Temple of God. We love you so much for Mala Pastor. And we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved son Pastor Linsal Almeda, beloved Mama Dear. And greetings and respect to all the beloved children of Almeda family. At sa lahat po natin minamati iniibig ng mga kapatid, mga kapamanggawa, mga bisita nandito ngayon. Maging sa lahat po natin mga beloved webcast viewers around the world, particular po dyan sa bansang Amerika. Beloved Ted, beloved Minister Luke Smith, sa alam mga anak, beloved Minister Willie James Almeda Jr., beloved course, beloved teens, kanilang mga anak. At sa lahat po at iniibig ng mga kapatiran sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan nakantabi sa ating live streaming, magandang, magandang hapon ng gabi na po sa inyo lahat. Amen, praise God, and welcome to the Republic of God. Amen. Everybody, praise the Lord! Beloved sons of God, every time the New Year comes, peoples and nations of the world are aiming high to achieve the road to peace and prosperity. But many of them are failed because they don't serve the true living God. Yan po ang dahilan ng inibig ko. Kaya't anuman ang pagsumikap ng mga tao, mga nasyones, pag sila po hindi naglingkod sa isang nag-isang Diyos na dapat sabihin sa Espiritu katotohanan, in vain ang lahat ng kanilang pagsisikap, mga inibig ko. Kaya sabi ng Biblia, mga inibig ko, sa 3 John chapter 1, verse 2, kaya nilaman po. 3rd book of John, chapter 1, verse 2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. God bless you po sa Tagalog. Ay, katlong sulat ni Juan, kapitulo 1, versikulo 2. Binamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay guminaw ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng paghinawa ng iyong kaluluwa. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon and God bless His word. God bless you, mga kapatid. So dito makikita natin, mga inibig ko, na ang ating dakilang Diyos na buhay lamang pala ang magbibigay ng lahat ng hinahangat ng tao sa iba't ibang panig ng mundo, mga inibig ko. Maglingkod ka lamang sa Kanya. Triple blessing. Pagkapalang physical, material, lalo tig isa spiritual na pagkapala. Ito po'y matatamasan ng bawat tao na maglilingkod sa ating malapanoon. Yung mananatili na ikaw ay malusog, may inibig ko. Malayo ka sa karamdaman, may inibig. Yung mga material blessing na ipinuprovide ng ating malapanoon at yung spiritual blessing na ito'y hindi kain tumpasan ng lahat ng yaman sa mundong ito. Yung madama mo lagi ang banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, if you be willing and obedient, you shall eat the good of the land. And if you love me, keep my commandments. Kaya kung tayo po'y magiging magkusa at masunurin, kakanin natin ang buti ng lupain. At kung inibig natin ang ating malapanon, andun lagi ang pagkapala ng ating makakamtan, mga inibig ko. At dito hindi nagkulang sa atin ang ating dearly beloved honorable Pastor Evangelist Will Almeda preaching the word of God with power and anointing, mainibig ko, yung mga Bible study, ating beloved honorable San Pastor Linsal Almeda, mainibig ko, na tayo lahat ay naturuan kung paano natin makakamtan yung daan ng kapayapaan at kasaganaan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon.
The beloved children, hindi sila nagkulang sa atin ng pagpaalala sa ating inibig ko upang makamtan natin yung the road to peace and prosperity, mga inibig ko. Na ito hinahangad ng maraming tao subalit sila po ay bigo, mga inibig. Subalit dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, lahat tayo na sumunod at tumalima sa pinangangaral ng propeta ng Diyos, lahat tayo ay kinahabagan ng ating malapanon. Lahat tayo ngayon na nagtatamasa ng triple blessing, pagkapalang physical, material, at spiritual na pagpala. Sana pakinggan natin mga kapatid kanina, mga inibig ko. Sa kanilang pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Bagamat pinagbigyan yung unsaved loved ones, ang kanyang beloved husband niya, mga inibig ko, para may pakita lamang. Pero, nandun yung kanyang pagtitiwala. Oh? Nagbublok siya ng pressed blood. Ng how many days? Eh talaga naman, kung ikaw wala sa mahal na Panginoon, talaga itatakbo mo siya sa ospital, doon ka aasa. Oh? Pero siya po ay nagtiwala na nasa ating mahal na Panginoon, pinagbigyan niya lang kanyang mahal sa, pero negative naman ang lahat ng mga findings, mga inibig ko. Sabagat kasi siya, he trusted the loving God. At ito'y nalaman natin na pagka ay magtiwala sa ating mahal na Panginoon ay maranasan natin, mga inibig ko, yung mga kagalingan ng ating karamdaman, yung mga material blessing, mga inibig ko. Ito po'y maranasan natin, mga inibig. Kaya nga, siya ay gumaling, nakita natin, buhay na buhay, mga inibig ko. Isa na din nating kapatiran, napakinggan ko doon sa Antipodo noong last Wednesday. Bago mag-Christmas, mga inibig ko, isang Finance Square member ito. At talaga naman pong hindi na siya makahinga. Pagkatapos talagang totally, hindi talagang wala na. Yung ating mahal kapatid na ginagamit din doon, ipinalangin niya kanyang beloved sweetheart. At talaga naman pong talagang lumubog na yung mata, talagang ando na sa kuwan ng kamatayan. Talaga sabi nga niya, nung tinawagan niya isang kapamanggawa doon, sabi niya, Brad, wala na talaga. Hindi, wag ka mawala ng pag-asa, pupunta ako dyan. So pinuntahan. At pagkatapos din sila, nagpuri doon. Nagpuri sila ng almost 1 hour, may inibig ko. At sa buwan na lang at minimal pastor, yung pati na ating mga kapatid, muling binuhay ng ating pinakamalaparoon. Nung last Wednesday, nagpapatuto, masayang masaya, baon-baon talaga yung nakamtan niya, yung kagalakan, kapayapaan, kasaganaan na nagmumula sa ating pinakamamahalaparoon. And always remember this one thing, beloved sons of God, that the blessing of our loving God, hindi, make it you rich. Pagpapala ng hindi mo sa malapay, nagpapayaman. Ano po sabi dito sa Proverbs? Kaya po, pakibasa. From the book of the Proverbs, chapter 10, verse 22. The blessing of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it. Mga kawikaan, Kamanatan Jesus, versikulo 22. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman, at hindi niya idinalagdag ang kapanglawan. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Napakaliwanag, may inibig ko. Nang pagkapala ng ating dakilang Diyos na buhay ay talagang pong nagpapayaman at kailanman hindi niya idinaragdag sa atin ang kapanglawan. At ang kapanglawan ay dumarating lamang sa mga mananampalataya, mga inibig ko, pag sila po hindi na tumatalima at hindi na sinasagawa ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, pag tayo laging lumalakad ng matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon, nang sabi ng Biblia, at kung mangyayari, hindi tingin mo ng buong sikap ang aking tinig, ang lahat ng aking kahatulan, lahat ng pagkapala ay o-overtake sa iyo. Pero basta praise the Lord. Kaya whether you like it or not, pag inuna mo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, ang kanyang katwiran, kahit ayaw mo, pagpapalain ka ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya nga, minibig, dumarating lamang ang kahirapan, ang kapanglawan, makaramdaman sa mga tao dahil sa hindi po nila pagsunod, paglakad sa banal na katwiran ng ating dakilang Diyos sa buhay. Na dito'y hindi nagkulang sa atin ang ating dearly beloved parents, dearly beloved children, kung paano tayo tinuruan pinangaralan na magtiwala lagi at lumakad ng ayon sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nais natin na tayo mananatili doon sa daan ng kapayapaan, kasaganaan, maglingkod tayo ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon without any mental reservation but rather with open heart. Gawin po natin yung mga inibigo. Ngayon ang tanong. The question is, why do men experience or suffer from poverty and sorrow instead of blessing? Bakit po ba ang mga tao dumarating ang kapangkahirapan at kapanglawan instead na pagpapala? Ano po ba ang mga naging dahilan? Ano po sabi dito sa 2 Chronicles chapter 29 verses 6 and 8? Ano naman po?
The second book of the Chronicles, chapter 29, verse 6 and verse 8. For our fathers have trespassed and done that which was evil in the eyes of the Lord our God, and have forsaken him, and have turned away their faces from the habitation of the Lord, and turned their backs. Wherefore the wrath of the Lord was upon Judah and Jerusalem, and he hath delivered them to trouble, to astonishment, and to hissing, as you see with your eyes. God bless you, Pastor Tagalog. Ikalawang mga taga-Kronika, Kapitulo 29, versikulo 8, 6, talong sa 8. Sabagat ang ating mga magulang ay nagsisalansang at nagsigawa ng masama sa paningin ng Panginoon nating Diyos, at pinabayaan siya at inanikod ang kanilang mga mukha sa tahanan ng Panginoon at nagsitalikod. Kaya't ang pag-iinit ng Panginoon ay dumating sa Juda at Jerusalem, at ibinigay niya sila upang hamakin sa at saan man, upang maging katigilan at kasutsutan gaya ng inyong nakikita ng iyong mga mata. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Arbasyo, praise the Lord! Yung tanong ko kanina, bakit po ba dumarating yung kahirapan at kapanglawan instead na pagkapala sa tao? Ito pala ang naging dahilan, mainibig ko, kung bakit ang mga tao ay dumaranas ng mga kahirapan ng kapigatian, may inibig ko, dahil ang ating mga unang mga naging magulang ay nagsisilangsang at nagsigawa ng masama at nagsitalikod, nagbabaya sa paglingkod. Iniwan ang paglingkod sa Diyos. Kung kaya't ang dumating, imbis na daan ng kapayapaan, kasaganaan, ang dumating yung galit ng Diyos ang dumarating sa mga tao. O, ano yung galit ng mahal na panunin sa mga tao? Yung mga kalamidad. Sa pamamagitan ng mga kalamidad na yan, mga bagyo, mga inibig ko, mga lindol, oh, yung mga salot, yung COVID-19, mga inibig ko. Oh, ngayon, meron na naman sa party ng Singapore, naka-face mask na naman sila, mga inibig ko. Oh, masigit pa daw ito, 5 times ang bagsik nitong salot na ito, mga inibig ko. Pero sa mga anak ng Diyos, pag ikay laging tumatalima at isinasagawa ng buong katiyagaan ng salita ng Diyos, kahit milyon-milyon pang salot yan, may inibig ko, wala kang dapat katakutan, sapagkat ang Diyos ay nasa atin. Purihin pong ating pinakamahal na Panginoon. Erbasyo, praise the Lord! Kaya nga dun sa mga taong laging naghahangad ng magandang buhay, sa tuwing papasok ang panibagong taon, ng bagong taon, may inibig ko, subalit ayaw naman maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Actually, mga inibig ko ay nitong mga araw na taon, as usual, na ginagawa ng tradisyon ng ating reliyon, para daw maging masyagana at andun ang grabing kagalakan, kapayapaan sa kanilang tahanan, magpasok ka na ng maraming mga bilog-bilog ng mga prutas. Pero nagpasok sila, ang pinagyaman lamang yung mga nagbebenta, mga inibig ko. Pero yung mga bimili, ganun pa rin. Pero dito, kung Biblia ang ating pagkabasihan, maglingkod tayo ng buong katapatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Ngayon, ano po ang ipinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay upang yung the road to peace and prosperity o yung daan ng kapayapaan, ay mapapasa ating kasaganaan? Ano ang ipinagagawa ng Diyos na dapat natin gawin? Ano po ang sabi dito sa 2 Chronicles chapter 30 verses 9 and 8, at isabayan na rin po yung Psalms 34 verses 14 and 15. Magkasunod po ang basahin. Kaya nilaman po. Amen. Praise the Lord. From the book of 2 Chronicles chapter 30 verses 9 and 8. If you turn again unto the Lord, your brethren and your children shall find compassion before them that led them captive, so that they shall come again into his land. For the Lord your God is gracious and merciful, and will not turn away his face from you if ye return unto him. Verse 8, now be not stiff-necked as your fathers were, but yield yourselves unto the Lord, and enter into his sanctuary, which he hath sanctified forever, and serve the Lord your God, that the fierceness of his wrath may turn away from you. From the book of Psalms, chapter 34, verses 14 and 15. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open unto their cry. Amen. God bless you po sa Tagalog. Ikalawang mga Kronika, Kabanatan 30, 9 at 8. Praise the Lord.
Sapagkat kung kayo'y manumbalik sa Panginoon, ang iyong mga kapatid at ang iyong mga anak ay magkakasumpong ng habag sa harap nilang nagsibihag at magsibalik sa lupang ito. Sapagkat ang Panginoon ng Diyos ay mapagbiyaya at maawain at hindi itatalikod ang kanyang mukha sa inyo kung kayo'y manumbalik sa kanya. 8. Ngayon, huwag kayong maging mapagmatigas na ulo na gaya ng iyong mga magulang, kundi magsitalaga kayo sa Panginoon at magsipasok sa kanyang santuario na kanyang itinalaga magpakailanman at kayo'y maglingkod sa Panginoon ninyong Diyos upang ang kanyang malaking galit ay maalis sa inyo. Purihin po ang ating pinakamahal para ng gabi sa mga kapatid. Ito po sa mga awit 34, versikulo 14 at 15. Ganito po ang sinasabi. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at hubulin mo. At ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid. At ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Amen. Praise the Lord! So ito po yung pinagagawa ng ating mahal na Panginoon. Dapat gawin na lahat ng tao sa iba't ibang panig ng mundo maging ng mga ilang Kristiyano na urong sulong sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ang tao'y magsisipanumbalik at magpakumbaba at magsisi, makakasumpong siya ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ang Diyos ay banayad sa paggalit, sa gana, sa pag-ibig, sa gana sa lahat ng mga pagpapalang inibig ko. At sabi ng Biblia, huwag na huwag pong magmamatigas ang mga ulo, gaya ng ating mga magulang ng una mga inibig ko, kundi mapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ating panahon ngayon, mga inibig ko, ang mga tao na hindi naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay, maging ng mga ilang-ilang mga Kristiyano na kung saan ay naging matigas ang ulo dahil ang kanilang sarili ang kanilang sinusunod, mga inibig ko. Subalit kung tayo lamang magpapakumaba, tayo'y manunumbalik sa ating pinakamamalaman. Siya'y tapat, mga inibig ko. Kaya nga sabi ng banalang sulatan, mga inibig na huwag liliko o kakaliwa o kakanan ni maglingkod man sa ibang Diyos. Nang sabi ng banalang sulatan, ang sabi sa Deuteronomy chapter 28 verse 14, ang sabi po rito, mga inibig ko, and thou shall not go aside from any of the word which I commanded this day to the right hand or to the left to go after other gods to serve them. Kaya huwag na maglilingkod pa sa ibang mga Diyos-Diyosan na dati natin pinaglingkuran na wala nang buong katuturan. Katulad ngayon, kaawa-awa na naman ang ating mga kababayan ng tradisyon ng relihiyon, mga inibig ko. Sa dating na ilang araw mula ngayon, mga inibig ko, ay andun na naman. Naghahangad sila ng kapayapaan, kagalakan, kasaganaan sa mundong ito. Pupunta na naman sila doon sa nakahigang Diyos nila, mga inibig ko. Na ito'y ating ding-dating Diyos na kinagisinahan, mga inibig ko. Pero wala namang katugunan, mga inibig ko. Nandun pa rin sa kahirapan, andun pa rin sa makaramdaman, andun pa rin sa mga buhay, mga inibig ko. Subalit ng isang araw na ating mapakinggan ang purong ebanghelyo ng kaligtasan na dinadala ng propeta ng Diyos, lahat tayo ngayon ay nakalagan doon sa pagkakalipin sa tamuhalang reliyon niya, mga inibig ko. Kaya tayo pinagpalsal at pinagpala, mga inibig ko. Kaya ibig sabihin, diretso po tayo sa paglilingkod. Huwag nang balikan yung dati natin mga ginagawa sapagkat tayo binago na. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away. Behold, all things have become new. Natang lumambang ng silipas ngayon, bago na sa harapan natin pinakamamana pa loon. Ang sabi pa ng palang kasulatan, lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kabayapaan at habunin mo. Ang mga mata ng Panginoon ay laging nakatitig sa mga matid at ang kanyang pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tandaan po ng kapayapaan, mga inibig ko, mapapasa atin lagi kung patuloy po tayong maglilingkod ng katapatan. Ibigay natin yung the best na paglilingkod. Ano yung mabuti natin? Kung tayo po ay bilang tinawag ng mga awit, mananaltog, mga aral, ano man po ang ating kinagampanan sa banal ubasan ng ating mga Panginoon, kinakailangan ibigay mo yung the best. Kung the best yung binigay mo noong nakaraan, mas the very best ibigay mo ngayon at higit na the very best ang ibibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat meron tayong mga pagsubok, meron tayong mga kinakarap ng mga pag-alimuran sa libutang ito, minibig ko, minsan mga karamdaman, ginagamit ang kaaway, pero hindi po yan ang magkapaghadlang sa ating paglilingkod, kundi bagos tayong magpatuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pag nagawa natin lahat ng mga bagay na yan, na lagi tayong tumitingin sa ating pinakamahal na Panginoon, may pangako ang Diyos. Ano yung kanyang pangako? Napakaganda. Huling talata,
Deuteronomy chapter 28 verse 12 and 13. Maganda na po mawit manugtog. Hindi na pa po. Deuteronomy 28:12-13. The book of Deuteronomy chapter 28 verses 12 and 13. The Lord shall open unto thee his good treasure, the heaven, to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand. And thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. And the Lord shall make thee the head, and not the tail. And thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. If that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day, to observe and to do them. God bless you po. Deuteronomy kapitulo 28, versikulo 12 at 13. Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabubuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan, at upang pagpalain ang buong kagawa ng iyong kamay, at ikaw ay mapapahiram sa marami bansa, at ikaw ay hindi hihiram. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasailalim. Kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking inuutos sa iyo sa araw nito na iyong sundin at gawin niyo. Oh, hallelujah, God bless mga kapatid. Palakpakan mo ang pinakamamalapanon. Yung pinakamalakas sa palakpak ang ipagkalob natin sa ating nakalig sa buhay sapagkat lahat ay pinagpalalubos ng ating nakalig Diyos sa buhay. Ang sabi dito, bubuksan ng ating malapanon ang kalangitan sa atin kahit na tagtuyot pa yan, mga inibig ko. Bubuksan ng Diyos sa lugar mo, meron laging ulan. May tubig. Ay, napakinggan ko ipatuto ng isa nating kapatid dito, may inibig ko. Sa lugar nila, sa party ng Project 6 yata yun, nagkaroon ng walang tubig. Sa Project 8, may inibig ko, wala talagang tubig sila. Eh, ang negosyo ng ating kapatid, ating beloved brother, ay magkwan siya yung meron siyang water refilling. Oh? Isipin niyo po, may inibig ko, bukod tangi, yung kanyang lugar na yung gripo niya, tuloy-tuloy ang daloy. Tuloy-tuloy at nakapagbenta siya ng ilang libong piso ng tubig ng araw na yun, mga inibig ko. Patunay lamang. Sabi, Biblia mismo nagsabi, mga inibig ko. Oh? Kaya, pag tayo maglugod ng pungkatapat, isagawa natin buong kalooban ng ating marapanoon. Bubuksan niya lahat. Hindi ka na mangungutang, ikaw na magpapautang, mga inibig ko. Hindi ka magiging buntot, lagi kang ulo. Lagi kang iuunan ng ating pinakamamahal na Panginoon, maglingkod lamang po tayo ng buong katapatan sa ating dagalang sabah. Dito, hindi nagkulang sa atin ang ating dearly beloved parents and beloved children na tayo tinuruan, pinangaralan. At huwag natin hangadin lagi ng mga matilang na bagay sa mundong ito. Ang lagi natin hangadin, yung mga bagay na natungkol sa langit, may inibig ko. Sapagat doon talaman tayo pupunta, may inibig. Iiwan natin lahat ng mga bagay nito sa mundong ito. Kaya maging focus natin sa mga bagay na mga spiritual. Tayo po lahat ay tumayo, may inibig ko. Kaya sabi ng balang suratan, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prosper. Yung pong pagkapalan na yan ay timakamtan pag tayo ipatuloy maglingkod sa ating malapanon. Kaya sa ating inibig ng mga baguhan, mararanasan nyo ang pagkapalan ito na aming nakamtan, yung daan ng kapayapaan, kagalakan, kapayapaan, kasaganaan, pag kayo po'y maglingkod sa ating malapanon. Habang ating inawit na papuring awit nito, at habang binibay pong katawan sa kablad ko, preacher, for Joey Mancera sa kanyang altar call. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved ko preacher, beloved brother Hebrews. Patuloy po ang aming panawagan, panyaya sa lahat po ating live webcast viewers at sa ating mga bisita dito sa lugar na ito. Pinagpala kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ngayon ang araw ng kaligtasan. Amen. Sa mga sulilali, ngunit ikaw ang nagbigay ng hindi bagong pag-asa sa akin ang inay. Di masayad na pag-ibig mo sa aking manalangin. Ko pagpangino
Salamat po, pinakamamalapay ng Jesus, sa buhay naming iniligtas mo. Going 48 years na ang pagsasakripisyo ng propeta ng Diyos na ang nais niya na ang bawat tao ay lumapit upang pagpalain physically, materially, spiritually, at ito'y nararanasan natin dito sa ating banal na gawain dahil tunay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, buhay at makapangyarihan. Maraming na mahal sa bawat taon ng paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Wala tayong maihahayag kundi napakabuti mo, mahal na Panginoon. Habang tumatagal, dinaragdagan ang kalusugan natin, ang buhay natin ito, ginagamit tayo sa banal na ubasan upang baligtas ang marami pa. Ang sabi ng ating dearly beloved pastor, kung nararanasan ngayon ang mga matitinding kalamidad, nariyan ang matitinding mga virus, yung mga masasamang bagay ay ipinahintulot yan upang ang bawat isa ay tawagan, merong Diyos na nagmamahal, merong Diyos na kayang ibigay ang lahat ng pagpapala. Sa ating reliyon, iniligaw tayo doon. Maaring dalawa lang ang blessing,
Pero dito, doon minsan isang blessing lang. Pero dito, triple blessing, mga minamahal ko. Kompleto ang pagmamahal ng ating dakilang Diyos. Kaya marapat lang kompleto nating iparating sa ating dakilang Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Mga minamahal, sa ibang bansa, ini-interview ang ating dearly beloved pastor. Pag ipinakita niya ang kanyang tuhod, namamangha yung mga taong nagtatanong kung bakit pinagpapala ang banal na gawain na ito. At sa kanilang deklarasyon, mapalad kayo sa Jesus Miracle Crusade. Merong tunay na pastor na walang tingil na nanalangin, nag-aayun o ano ang layunin upang tayo'y tumatag, upang ating ipagsabi at gamitin tayo para sa kaligtasan na marami pa. Kaya buti mo, Diyos, walang hanggan ang aming pinaabot. Maraming salamat, O Diyos, sa panalangin ng tao ng Diyos, propeta mo sa huling kapanahonan. Tamang-tama namin ang iyong banal na presensya. Patuloy tayo magpuri sa ating mahal na Panginoon. Purihin ka, O Diyos, hallelujah! Nagilang ka, O Diyos, natin ang ating pinakamamalapay ng Jesus. Yung pinakamalakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Lahat mong sumigaw ng praise the Lord. Amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita at magiging kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tunay pong pinagpala kayo sa araw na ito dahil ang Diyos mismo ang tumawag sa inyo dito sa tunay na iglesia ng Diyos. Kayo po ang saksi, narinig niyo mga buhay na patuto kung paano kumikilos ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ito'y mga tanda, kababalagan, himala na nakasulat sa banal na kasulatan na yan ipinangako niya, mararanasan ninyo kung ibibigay niyo ang iyong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at ikaw rin ay pagpalain. Meron pong apat na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo.
at nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang pangalawang reglamento ay ang pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iiwanan mo na, hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na ikaw ay tapat at nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaya yung kasalanan pinagsisihan, yan po ay mapapatawad kung masusunod mo ang ikatlong reglamento ng kaligtasan, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Kaya pag-ahon mo, hindi na tiningnan ng Diyos kung gaano kalaki. Ang ipapakita sa iyo ng Diyos, siya ay tapat at napakalaki ang iyong pag-ibig at pagpapatawad sa iyo. Ang pang-apat, kung magpapatuloy ka, siya mismo ang magbabautismo ng kanyang banal na espiritu. Pag sumayo ang banal na espiritu, tunay ka ngang Kristiyano, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Kaya malinaw po ang sinasabi po sa Gawa 2:38. Magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ipagkapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ngayon po, sumunod po kayo sa panalangin. Itaas niyo po ang inyong dalawang kamay. Yumuko po kayo at pumikit bilang pagpapakumbaba. Sabihin niyo po ang ganito. Dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po ay isang taong makasalanan at ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng lubos na kapatawaran. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Manatili pong nakataas ang iyong mga kamay at makipag-ugnayan. At kami naman po ang mananalangin para sa inyo. O pumapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na malapastor, Evangelista Wilde Estrada Almeida, your end time prophet. Salamat po o Diyos sa mga kaluluwag ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Iligtas mo po sila, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pakibaba na lang po yung mga kamay. Dalawa na po yung naisagawa. Kayo po yung sumampalataya na sa ating dakilang Diyos at kayo po yung nagsisi na sa inyong mga kasalanan upang lubos po yung ikatlong reglamento after po ng ating closing prayer. I-assist po kayo. Meron po tayong pampalit na damit. Hindi mabasain yung mga damit po. I-assist kayo ng ating beloved workers in the vineyard of the Lord at doon po upang lubos na mapatawad ang iyong mga kaluluwa. Patawarin kayo lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pagkatapos po niyan, magpapatuloy po tayo. Ang pang-apat, ang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu. Ang kailangan lang, magpatuloy tayo hanggang
sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Habang tayo nagpapatuloy, idadagdag na lang ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya ang gagawin natin, ihayag natin. Anyayahan din po natin ang ating mga unsaved loved ones, mga kaibigan, maging sino man po, upang sila man din ay magkaroon ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoong Jesus. God bless you all. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga pangangailangan. Prayer for the sick and the mass healing. At ngayon ibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher Bar Joy Mancera. At sa ating mga pangailangan, may inigubigo bago tayo dumulog sa Trojan Bia ng ating malapanom, isang palatin siya sa ating mga sarili, kung tayo po ba during sometimes during our gathered moment, nakagawa tayo ng mga bagay na kanilang ng Diyos na dapat ating pagsisihan, kaya minsan pa tayo madalangin, Amen, praise God, hallelujah, at atin na rin po ipatong inyong kanang kamay sa inyong ulo, kaliwang kamay sa parating ng karamdaman, isipin po natin ating minamang ginagana, Pastor Evangelista, William Almeida, nagpatong kanyang kamay, Amen, praise God, at minsan pa tayo manalangin. Opo, dakilang mapagpalang ang mampanal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagpupuklan ng mga biyaya sa pangandalangan ng taong nilangisan, aming minamahal ginagana, Pastor Evangelista, Will Almeida, and the Papa of God. Minsan pa nito ang lahat ng anak mo na sumasamba sa Espiritu at Katuhanan, may nakapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakukulang, pagkakasal, pagsasamba ng kalooban, patawang bawa sa amin, O Diyos, hallelujah! At bago po sa aming mga pangilangan, patuloy namin sinusuma, dinadalangin sa iyo ang mahabang buhay, kalusugan, kalakasan na aming minamahal ginagana, Pastor Evangelista, Will Almeida, ang alimbong pamilya, malaparoon, upang kami patuloy na may papanalangin, lalakad ng sakdal, banal, kaya sa maharapan at makapagdala pa ng marami kaluluwa, hindi lang masaman sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang palikpan ng mundo, Diyos. Hallelujah! At ibuhos mo ang dakilang pagkapalang physical, material, spiritual, palas, kalimang sumayan. Ito ang aming samot panalangin sa mga pangyarihang pangalan, as we pray, at sa lahat din po ng mga pangailangan, sabi mo, hindi mixing kamay, kung hindi maabot yung pangailangan, hindi sarado yung pakilipakailangan. Kaya sa gabing ito, may isa palang pinagkakasang pinalalayas ang lahat masamang espiritu ng karamdaman. Damon sa tibete, pwede sa pagiging problem, sakit sa puso, leprosy, insomnia, goiter, coplum, weak lungs, high blood, kidney trouble, loss of the flesh, benglory, pride of plight, materialism, kubitus, poverty, COVID-19, at unang cancer, cast out from us, be born until and be dead forever, problem be solved, basis begun, be heavy blessed, for thine is the kingdom, the power and the glory, forever ever, amen and amen, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, 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 praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon at sa talk ng Pagkakasal Church of Loving God natin po nakamtan yung ating panalangin sa ating dalawang sa buhay katulad po sa bata ng partay itas po ating dalawang kamay at tayo po dulog sa talagang beses from the top of our voices sabay sigaw po ng Hallelujah Praise the Lord sabay-sabay po tayo Hallelujah Praise the Lord Hallelujah Praise the Lord Hallelujah Praise the Lord Purihin po ating pinakamahal na Panginoon misa pa natin palakpan ating dalawang sa buhay na ating po nakamtan yung ating mga panalangin daing sa ating dalawang sa buhay Amen Praise the Lord Hallelujah Everybody Praise the Lord Amen, praise God. At sa oras po, timayin po, tayo patatakot na po sa ating announcement. Ang pinibigay pa yung muntas ang beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. God bless you, beloved Brother Hill Cruz, my beloved co-preacher. At mga manang muli po, ang ating pong banal na kawain ay nagpapatuloy po ang mga manang mahal. Hanggang tayo pong lahat ay kukunin ang mahal na Panginoon tungo po sa, sa langit at buhay na walang gaan. Mga minaman, ito pong darating na link po this coming Sunday, that is January 8, 2023. Mga manang mahal, tayo po ang ating pong banal na gawin dito po sa ating pong lugar na ito, sa ating pong banal na pastors. Sunday, mag-start po tayo, excuse po, 10 o'clock in the morning po, alas 10 ng umaga po ng linggo hanggang alas 4:30, alas 5 po ng hapon. Inyo po patuloy na subaybayan mga namal, ang ating pong live streaming, ating pong central live streaming we are being watched through FB page mga namal, yan po ay JMSM Central Live Stream at sa pamagitan rin po ng ating YouTube channel, JMSM TV. This coming Sunday from 10 in the morning up to 4:35 in the afternoon po. And next week po, Wednesday and Friday po, magkapareho po sila ng oras 1 p.m. up to 6 p.m. Inyo rin pong mabibisita ang ating pong website www.jmsm.org. Meron po tayong TV program, mga giniguloy minamulang mga viewers po. Ang Cheeseburger Crusade, it is being telecast every Saturday in the evening. Sabado po, ng gabi ang ating TV program sa PTV channel 4 which starts at
10:30 p.m. up to 12 midnight, 1.5 hour, at pang TV program sa Channel 4, ang ating mga pang radio program. Mga naman, ang Jesus Miracle Hour, ito po'y gabi-gabi na ating po mapapakinggan. Yan po'y Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi sa DZME sa Radyo 1, 1530, 1530 kilohertz sa AM band po. Mga minamahal, ang ating mga pang mga at po mga linya ng telepono sa mga nagnanais po magpapanalangin o magpapayo, 8-375-1148 and 8-372-9194. Mga at pong GMM bank account po natin sa patuloy at pong pagbibigay at mga planyos at pong mga vows and tithes and offerings po sa at pong bank account niya po sa Bangko de Oro BDO Forever Brands. At ang the account name po, ang pangalan po ng at pong bank account po, mga minamahal, ay Jesus Miracle Crusade International Ministry or Jesus Miracle Crusade or the acronym JMSM or JMC. Mga minamahal, as you write the account name po, pindi na po yung JMSM. Mga minamahal, savings account number 3400000390268577. Muli po mga manas, mga nagbibigay po ng those of giving the vows, their pledges, tithes and offerings to the couriers which we have mentioned, gaya po ng Villarica, Sambanteng, Amolillo, Palawan po siya po, huwag niyo po kaligtaan, inform niyo po mga minamahal at iba na nagawain. You can, kaya po, do not forget to text mga minamahal yung pong the receiver, the complete details ng ating pong transaction. Tayo na po tumay at atin na pong ibigay ang lahat ng pagkakataon sa ating minamahal na kapatid, aking kapwa mga real, beloved brother Johnny, sa panalangin sa ating po pagkatapos. God bless you, beloved your preacher. Beloved Dr. Rick Alarcon, mga minamahal, tayo po'y sama-samang manalangin. Dakila at mapagpala naming amang banal na nasa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, at sa unang dalangin ng aming ginagalang at minamahal na pastor, Evangelista Will Estrada Almeida, your in-time prophet, pinakamamahal na Panginoong Jesus, kami po'y ito sa puso na nagpupuri at papasalamat sa matagumpay at natapos yung pananagawain na yung pinagpalat nilang isan. Maraming maraming salamat po sa Ebanghelyo na kaligtasan namin na pakinggan sa araw na ito. At lalo higit sa lahat, sa iyong matamis at banal na presensya na patuloy namin na darama sa Twitwina. At sa aming pong pag-uwi, gabayan mo po kay pag-ingatan para tingin mo po kami na maluhati sa aming mga tahanan at nilayo mo po kami sa lahat ng mga gawa ng kaaway at patuloy mo ibuhos ang masaganang biyaya at pag-iingat sa lahat ng mga kapatid tiran sa lahat mga beloved webcast viewers sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Ito po aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po mga minamahal. Pag-ingatan po tayong lahat. Ang ating pinakamamahal pa yun sa ating pag-uwi. We love you all in the Lord. But there is Jesus loves you more and more. Hallelujah. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of my dearest Lord. Who I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you. Thank you.
Praise the Lord. Hallelujah.